Ito na ang part 2 ng aking recap sa anime na may pamagat na Idahan Chronicles. Maari mong makita ang link ng part 1 sa pin comment. Sa huling episode, hindi na nakayanan ni Alsan ang kanyang inner beast at umalis siya sa limbad. Nagkaroon ng argumento sina Jack at Victoria at iniwan ni Jack si Victoria para hanapin si Alsan. 2 taon ang nakalipas, patuloy pa rin si Jack sa paghahanap kay Alsan. Nababasa niya ang mga balita mula sa newspaper na patungkol sa mga nadidiscover na halimaw at sa wakas natagpuan niya si Alsan. Muling nagkita sina Jack at Alsan at mas napabuti na nitong makontrol ang kanyang inner beast, handa na siyang lumaban kasama ang grupo ng resistance. Nagpunta si Jack para makita si Victoria at nang magkita sila, hiniling ni Jack na dalhin siya sa limbad. Ibinahagi ni Jack ang balita kay Victoria na natagpuan niya si Alsan at sila ay muling lalaban. Galit si Victoria kay Jack dahil iniwan siya nito sa nakaraang 2 taon, ngunit doon ay humingi ng tawad si Jack at nagkasundo naman sila. Nagsanay sina Victoria at Jack, makikitang mas magaling si Victoria sa pag-ensayo kaysa sa kanya. May plano si Alsan, naisip niya na sila na ang dapat magsimula ng opensa at simulan ang laban kay Keritash. Natuklasan niyang sa nakaraang 2 taon, nakapag-adapt na si Keritash ng pamumuhay sa mundo at ngayon ay naninirahan na ito sa Seattle. Naghahanda ang grupo at tinignan ni Jack si Victoria dahil may naririnig siyang kakaibang musika mula sa kanyang kwarto. Sinabi ni Victoria na galing ito sa kanyang paboritong artista na si Chris Terra, ngunit hindi ito gusto ni Jack. Ginamit ng 3 kaibigan ang kanilang kapangyarihan para mag-teleport papuntang arena sa Seattle. Excited si Victoria dahil nalaman niyang isa sa mga concert ni Chris Terra ang kanilang pinuntahan. Nang magsimula na ang concert, nagulat sila nang matuklasan na si Chris Terra ay si Keritash pala. Walang kaideya-ideya si Victoria kung ano itsura ni Chris Terra habang sinimulan na ni Keritash ang pagkanta. Samantala, sinusubukan naman nina Jack at Alsan na lumapit para ma-ambush nila ito. Habang nakikinig si Victoria sa kanta, hindi na niya napigilan ang sarili at inatake niya si Keritash gamit ang kanyang staff. Nakataka si Keritash at mabilis na umurong ang grupo, at sa labas tinanong ni Jack si Victoria kung bakit hindi niya sinunod ang plano. Bigla namang lumitaw si Keritash, sumugod si Jack sa kanya ngunit napalipad siya, nasugatan si Alsan at umatras si Keritash papuntang gubat habang hinahabol siya ni Victoria. Pinaalalahanan ni Keritash si Victoria sa kanyang alok na sumama sa kanya. Tinanggihan niya ito at sinaktan siya, pero nag-teleport ito sa likod niya at ginamitan siya ng kanyang mga mata. Nagising si Victoria sa ospital kasama si Jack na labis ang pagkaalala, naguguluhan sila kung bakit hindi siya pinatay o kinidnap ng kalaban. Sa gabing iyon, naririnig ni Victoria ang boses ni Keritash, tumakas siya mula sa ospital at pumunta upang makita ito. May naramdaman siyang damdamin para sa kanya at binigyan siya ni Keritash ng pagkakataon na patayin siya, pero hindi niya ito nagawa at sa huli ay naghalikan sila. Bumalik si Keritash sa Idahan at dumulog siya sa kanyang amo na si Ashran. Hindi natuwa si Ashran dahil sa muling nabuo ang grupo ng resistance at mukhang hindi kaya na patayin ni Keritash ang mga ito. Alam din niya na may damdamin na si Keritash kay Victoria at binabalaan niya ito na kailangan niyang patayin si Victoria kung hindi ito sasama sa kanya. Nakahiga si Victoria sa kama habang nakikinig sa musika ni Keritash, at nang marinig niya muli ang boses nito, sinubukan niya na muli siyang i-convince na sumama sa kanya. Inamin niya na siya ang anak ng evil tyrant na si Ashran, at magiging empress ng Idahan kapag sumama siya sa kanya. Muling nagyakap sina Victoria at Keritash habang pinapanood sila ng lola ni Victoria mula sa malayo. Itinali ni Alsan ang kanyang sarili dahil handa na siya para sa buwan ng pagsasalin lahi, kung kailan hindi na niya mapipigilan ang kanyang inner beast. Nagpa siya si Jack na manatili at bantayan siya. Nang lumabas ang buwan, lubos na nagtransform si Alsan bilang isang lobo. Nakalaya siya sa kanyang kadena at hinabol si Jack. Gumamit si Jack ng kadena at nagawang pigilan si Alsan hanggang sa bumalik ito sa kanyang anyong tao. Pumunta si Jack para tanungin si Victoria tungkol sa kanilang relasyon, napapansin niya ang mga bagay na tila hindi tama sa kanilang dalawa. Pakiramdam ni Victoria na ipinagkanulo niya si Jack at hindi niya masabi sa kanya na nakikipagkita siya kay Keritash, tumakbo siya at nag-teleport pabalik sa bahay. Sinubukan ni Jack na habulin siya pero huli na ang lahat. Umiiyak si Victoria at muling lumitaw si Keritash sa harap niya.
Niyakap niya ito at nagtataka sila kung ang nararamdaman ba nila ay pag-ibig. Naghalikan sila at nasundan pala ni Jack si Victoria at nakita niya sila. Nagulat siya sa nakita at nagalit. Inatake niya si Carrie Tash at nagkaroon sila ng encuentro at habang lumalapit ito, nagpalabas si Jack ng apoy. May malaking apoy na papunta kay Victoria ngunit nailigtas siya ni Carrie Tash. Mukhang nagulat si Jack at nagkaroon ng pagtataka si Carrie Tash. Nag-transform si Carrie Tash sa isang malaking ahas na may pakpak at doon ay sinubukan niyang patayin si Jack kaso hinarang ito ni Victoria. Sinabi niyang umalis siya ngunit tumangging iwan ni Victoria si Jack. Bumalik si Carrie Tash sa kanyang anyong tao at umurong. Bumalik sila sa limbad at mas lalong nalilito si Victoria matapos makita na nag-transform ito bilang ahas. Inamin ni Jack na may nararamdaman siya kay Victoria at nagseselos siya kay Carrie Tash. Nagagalit siya dahil ginamit ni Carrie Tash si Victoria at pinapahirapan pa ito. Pumunta si Jack sa soul table at hiniling na dalhin siya kay Carrie Tash. Gamit ang mahika mula sa kanyang espada, dinala siya ng soul table sa kalaban na naghihintay sa kanya. Nag-umpisa na silang maglaban at kayang makipagsabayan ni Jack kay Carrie Tash. Habang naglalaban sila, pinag-uusapan nila kung paano nila gustong protektahan si Victoria. Natutuwa si Jack na may nararamdaman si Carrie Tash kahit na hindi ito tunay na tao, pero sinabihan niya si Jack na pareho rin sila at ito'y nagdala ng pagtataka kay Jack. Nasugatan ni Carrie Tash si Jack at binalutan agad ito ng yelo, at dito lumalabas ang kapangyarihan ni Jack at ito ang apoy. Sinaktan niya si Carrie Tash at naputol pa niya ang espada nito sa kalahati. Alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Jack pero umalis ito. Bumagsak si Jack. Nagnanais na malaman pa ang ibang impormasyon pero agad rin na dumating doon si Victoria. Bumalik si Carrie Tash sa Idahan kung saan ang kanyang ama na si Ashran ay galit sa kanyang pagkabigo. Sa tingin niya, ang pagiging tao ni Carrie Tash at mga emosyon nito ang nagpahina sa kanya at ipinagbawal sa kanya na makita muli si Victoria dahil sa ito ang nagpagising ng kanyang damdamin. Nagdesisyon siya na magpadala ng isa pang magician, ito ay si Gerday, upang patayin si Victoria at wasakin ang grupo ng resistance. Bagamat ipinagbawal, doon ay pumunta pa rin si Carrie Tash kay Victoria at binabalaan niya ito na paparating na si Gerday. Tinanong ni Victoria kung totoo ba ang kanyang nararamdaman para sa kanya kahit na siya ay isang ahas. Ipinaliwanag ni Carrie Tash na siya ay isang hybrid katulad ni Alsen. Sinilyo ng kanyang ama na si Ashrain ang espiritu ng ahas sa kanya bilang bahagi ng isang kasunduan na ginawa niya sa mga ahas. Kahit na siya ay tao at ahas, pero totoo ang kanyang mga damdamin para sa kanya. Binabantayan ni Gerday si Carrie Tash gamit ang kanyang mahika ngunit naabala ito ng lola ni Victoria. Ibinalita niya kay Ashran ang lahat ng kanyang nakita. Binigay ni Carrie Tash ang kanyang singsing kay Victoria. Sinabi niya sa kanya na mag-uugnay ito sa kanilang dalawa. Dagdag pa niya sa kanya na pwede niya itong gamitin para tawagin siya anumang oras. Pumunta si Victoria para tingnan si Jack. Nakakapagtaka dahil si Jack ay gumagaling ng mas mabilis kaysa sa normal. At nang hinawakan niya ang kamay ni Victoria, nasaktan siya dahil sa singsing. Sinabi niya kay Jack na regalo iyon mula kay Carrie Tash at naguguluhan pa rin si Jack kung bakit may nararamdaman pa rin si Victoria para sa tao na ito kahit nakita na niya ito bilang ahas. Ipinaliwanag ni Victoria na si Carrie Tash ay isang hybrid na tao, at sinabi rin ni Jack na siguro, ay hindi buong pagkatao ni Carrie Tash ay masama, pero sa kaila-ilalim ng kalooban ni Jack, may galit siya dito nang hindi niya maipaliwanag. Samantala, sa Idohan, kinumpronta ni Ashran ang kanyang anak tungkol sa kanyang pagtataksil at sa tunay na pagkakakilanlan ni Victoria, may tinatago si Carrie Tash kay Ashran sa nakalipas na 2 taon. Ginamit ni Ashran ang kanyang mahika kay Carrie Tash para pilitin ito na sumunod sa kanya, naramdaman ni Victoria ang sakit nito sa pamamagitan ng kanyang singsing at nagmadali siyang puntahan ito. Sinubukan na pigilan siya ng kanyang lola pero disadya na naitulak niya ito, na nagpapakita ng kanyang hindi pangkaraniwang mga mata. Patuloy na lumalaban at pinapahirapan si Carrie Tash, nagmamadali si Victoria papunta sa soul table at sinubukan niyang puntahan ito pero hindi siya makakapunta sa Idahan. Bumalik silang tatlo sa kanyang tahanan kung saan sinalubong ng kanyang lola si Alsen, ipinakilala niya ang sarili bilang isa sa mga magician na tumakas mula sa Idahan. Kinilala siya ni Alsen bilang si Ailey, isa sa mga magician na nagpadala sa unicorn at dragon papuntang Earth. Bago pa man makapagpaliwanag si Ailey, sila'y inatake,
Nagsimulang lumabas ang mga troll mula sa isang portal at nagmamartsa papunta sa bahay, lumitaw si Gerday at nagutos sa mga troll na umatake. Pinagsama-sama nila ang kanilang kapangyarihan at sinira ang harang na nagprotekta sa bahay. Lumabas ang tatlong hero at hinarap ang mga troll, na-distract si Victoria dahil sa parusa na natatamo ni Kiritash at napadapa dahil kay Gerday. Pinrotektahan ni Jack si Victoria pero nahihirapan itong magdepensa laban sa mahika ng kalaban, tinapon ni Victoria ang singsing at nagawang lumaban laban kay Gerday. Tumaka si Gerday pabalik sa kanyang portal habang tinatapos ni Alson ang mga troll, nagmadali si Victoria papunta sa kanyang singsing pero hindi na niya nararamdaman si Kiritash. Muling bumangon si Kiritash na sumusunod kay Ashran at ibinigay ang kanyang ginagamit na espada, bumalik si Gerday sa Idahan matapos ang kanyang bigong atake. Balak ni Ashran na patayin si Victoria pero na-convince siya ni Kiritash na maaaring mangyari ito upang maharness ang mahiwagang enerhiya ng mga nawawalang unicorn. Natutulog sina Jack at Victoria nang magsimulang lumiwanag ang singsing ni Victoria, nagising siya at natagpuan siya sa labas. Nang kausapin niya ito, nadama niya na may mali at sinubukan tumakbo pero nahuli siya ni Kiritash at ipinatulog gamit ang kanyang mga mata. Lumitaw si Jack at muling nakipaglaban dito, pumunta si Kiritash kay Victoria at nag-teleport palayo. Pabalik sa Idahan, nakakadena si Victoria sa ibabaw ng isang mesa, ginamit ni Ashran at Gerday si Victoria upang e-channel ang mahiwagang enerhiya sa kanilang tore, kumikinang ang tore habang unti-unti ring nabubuhay ang mga paligid. Samantala sa limbad, ipinaliwanag ni Ailey ang tunay na pagkakakilanlan ni Victoria, siya si Linares ang huling unicorn. Walang unicorn sa lupa kaya nung pinadala si Linares, kailangan niyang tumira sa katawan ng isang tao upang mabuhay. Tinanong ni Alson kung paano siya siguradong si Victoria ay si Linares, may ilaw sa kanyang mga mata na nagbibigay sa kanya ng katiyakan, isang bagay na nakita rin ni Kiritash noong unang beses nilang magkita. Habang patuloy na nagko-channel si Ashran ng enerhiya sa kanyang tore, inilunsad ng rebel forces ng ayon ang kanilang atake para iligtas si Victoria. Dalawang lalaki na sakay ng mga griffons ang lumipad patungo sa tuktok ng tore, pero ito'y naprotektahan ng isang mahiwagang harang. Habang patuloy na sinasaktan ni Ashran si Victoria, nararamdaman ni Kiritash ang kanyang sakit sa pamamagitan ng singsing, sinira niya ang barrier at pinapasok ang isa sa mga rebelde. Napansin ni Ashran ang pagkabasag sa barrier at pumunta ito upang suriin. Pagtakas dumating si Kiritash kay Victoria at pinalaya niya ito mula sa kanyang mga kadena, nagmadali silang tumakas at natagpuan pa nila ang nakamaskarang rebelde. Sinabi ni Kiritash kay Victoria na dapat silang lumabas sa tore dahil hindi gumagana ang teleportation sa loob nito. Nakaharap nila si Ashran na nagdemand na ibalik si Victoria. Sinabihan ni Kiritash si Victoria na tumakbo habang hinaharangan niya ang kanyang ama, nakalusot si Victoria sa pintuan habang hinaharangan ni Kiritash ang atake ng kanyang ama. Sa huling puwersa ni Kiritash, na-teleport niya si Victoria pabalik sa limbad, sobrang nagalit si Ashran at inatake si Kiritash gamit ang kanyang mahika. Dumating si Victoria pabalik sa limbad at nakahinga si Jack sa pagkakita niya, nilantad ng nakamaskarang rebelde na siya pala ay si Shale. Ipinaliwanag niya na bago siya mapatay ni Elry, tumama muna sa kanya ang spell ni Kiritash at siya'y nadala sa Idahan, kinumpirma ni Shale na si Victoria ay ang unicorn, at si Jack din ang huling dragon. Kaya nga raw siya ay nagawang makuha ang Fire God Sword, samantala biglang lumitaw si Kiritash at nag-crash ito sa lupa, grabe ang kanyang mga sugat at pumunta si Jack para tingnan siya. Tinulungan siya ni Jack na tumayo pero nag-aalala pa rin si Alson kung mapagkakatiwalaan ba siya. Ngunit sinabi ni Alson na dahil pinayagan siya ng soul table na pumasok sa limbad, isa na siya sa kanila. Makalipas ang ilang linggo, nagplano ang team na bumalik sa Idahan at talunin si Ashran, tulad ng nakasaad sa prophecy. Ayaw ni Kiritash na ilagay sa panganib si Victoria at tumangging buksan ang portal papunta sa Idahan. Na-convince ni Victoria si Kiritash na buksan ang portal at na-convince rin naman ni Jack si Kiritash na sumama sa kanilang misyon. Nagkamay silang tatlo, handang harapin ang laban na naghihintay, at tumawid patungo sa Idahan. At doon na nagtatapos ang kwentong ito, sana nagustuhan mo ang video, paki-like at mag-subscribe at kita-kits sa susunod na pagkakataon.